Magandang hapon. Narito na ang mga express balita sa oras na ito. Inaprubahan ng National Food Authority o NFA ang proposal na ibenta na ang rice buffer stocks o mga palay na medyo matagal nang nakaimbak pero maayos pa ang kalidad sa mga Kadiwa store sa presyong 29 pesos kada kilo. Inaprubahan ang motion na ito ngayong Miyerkules. Ang programang ito ay ikabubuti raw ng mga sektor na mula sa mga may kapansanan, solo parents, senior citizens at indigenous peoples. Ang mga grupong ito kasi ay maaaring bumili hanggang 10 kilo ng naturang bigas kada buwan. Binabalaan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga benepisyaryo ng kanilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa mga kumakalat na peking Facebook post na nagsasabing mayroon daw nakataktang panibagong schedule ng kanilang grant payout. Pinabulaanan ito mismo ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ngayong Miyerkules. Paglilinaw ng kawani, wala silang anunsyo na ganito sa kanilang official social media pages. Iginiit pa ni DSWD Asec Dumlao na tanging ang DSWD at Land Bank lamang ang maaaring magbigay ng anunsyo hinggil sa payroll schedules ng 4Ps. At yan ang mga express balita na aming nakalap sa oras na ito. Abangan ang iba pang malalaking balita mamayang alas 5 ng hapon sa Tutok 13. Muli ako po si Gabby Natividad ng IBC News. Magandang hapon!